Madami rin ano doon, sa pavilion, makikita niyo mga trophy, mga picture. Yes, sir. Andun yung dalawang rueda. Mm-mm. 4:30 ng umaga, nag-umpisa na kami. Mm-mm. Daming laban. Ngayon, may laban ngayon. Kausap kami sa, ano sir? Raymond? Raymond Bilayel ba? May meeting daw kayo Friday? Tsaka, congrats, congrats idol, bago ka lang daw nag-champion. Ah, ayun. Angels ko. Ito. Pwede ba mag-picture sir? Yung idol, idol. Mga idol, mga idol. Yun! Ayun guys, dito si idol. Idol natin, B-Boy Enriquez. Very accommodating. Si Antit, no? Si Antit. Ako sa'yo. Guys, si Ma'am Loni, farm manager. Hi, hello ma'am, kumusta po? Oh, okay naman. Paki-greet naman po yung mga viewers natin. Ay, hi po. Sana makapasyal din kayo sa farm. Ito, medyo basang-basa na sa sayo. Talagang papawisan kayo dito sa farm. Ituturo ko sila ngayon. Yun, si Ma'am Loni, mga kakugi, farm manager. Sige ma'am, follow kami sa iyo. Sige po. Hospital. Ito yung hospital. Ah, so may hospital ang mga manok. Hospital po. Hindi lang yung sa tao, di ba? Oo nga. Ano yung talaga yung mga blemish yung paggaling laban, so dito ko na-quarantine. Andyan na rin po yung may mga sakit. Talagang iniligwalay talaga natin. Yun. May hospital pala sa talaga guys. Tapos ang nag-aayos dyan sa mga manok ma'am, yun talaga mga veterinarian? May tao po kami na will train din naman ng mga vet. So may vet din kami, once a week pupunta rin sa farm para i-check din. Yun. Ngayon guys, alagang-alaga kayo dito sa Firebird. Ayan, so pupunta po tayo sa Rueda. Sige ma'am. Tara, may Rueda na. Yun. Ano na si ma'am guys. Ngayon guys, iba talaga dito sa Firebird Game Farm. Kasi, very accommodating talaga. At tingnan nyo, yung farm manager, tinutour tayo talaga mga kakugi. Ito lang, bihira itong mangyari. Mm-hmm. Bihira itong mangyari mga kakugi. Ano ba? Ha? So ato tubangan dili. Dilang hangin. Dilo itong hangin dili. Dito hangin. Daan hangin. Hangin dili nindot. Correct, correct. So, tubangan dili. Dili kayo. Dili lahat. Ito sa lipod po, sa lipod. Ito susuro eh. Nag-breed silang dalawa. Hindi, ito. Si Boss Jojo, master breeder ng Cebu. Bawa ka tayo kung bilidong eh, bakit ito? Titro ko ubos eh. Daot ko ka na rin lagi? Kali ano, yung conditioning gamitin nyo ma'am, bali dalawang ano, hati kay ate. Or isa lang, isang grupo lang? Dalawang grupo sila ngayon, yung pa-conditioning namin. Siyempre kung araw-araw, pagod din kawawa rin. Hmm. Yung isang grupo din. Sa dami ng laban, no? Tsaka pagka... Dalawang laban, dalawa rin manari namin. Ah. Mm-hmm. Si Robby yung una, tapos sila yung nasa baba. Mm-hmm. Yung, pag nagkakasabay. Mm-hmm. So, ito po yung lumang rueda namin. Ma'am, ilan na yung anak mo, ma'am? Opo. Oh. Isa lang po. Isa lang? Kaya pala. Ayan, nangakita na naman yung trophy dito. Tapos ito, pagka Monday and Friday, nagbibitaw ko din si B-Boy, may ratings. Ah, mga ratings pala yan, mga A. Sino yung nag-ano ma'am, nag-decide na yung pasok? Dalawa rin sa'yo, nabigyan kami. So,
may rating po yan, mayroong A. Pagka A, hindi ganun, hindi kagalingan yan. Pagka A toldok, yan, okay yan. Pagka A plus, wala tayong A plus eh. So, talagang ano, alas na yun. Talagang bobombahan na namin ng pusta yun. Pero kung may dalawang A, alanganin siya sa class A. Pwedeng mag-A toldok din. Nasa ano siya, itna lang. So, yung ang bitaw namin Monday and Friday sa umaga at Monday, Friday. Pero yung idol ko ma'am yung kontra ato nga plus A yun. AAA yun. Ito naman mga schedule namin ng laban. So, ato sa araw-araw. May laban kami ngayon. Ito sa Manila Arena ngayon. So, ngayon sabi ko nga, Manila, ano tayo po sa Manila. So yung 25 pa tayo. Parang tatlo nga eh, pero dalawa lang siguro. Saan yun sa 25 ma'am? Meron Manila Arena rin? Santa Monica yung nasa dito. Manila Arena sa Santa Monica. Papunta tayo doon. Ano? Sa Friday. Sa ano, 25. Sa Santa Monica. Anong oras mag-start yung sa arena ma'am? Wala pa pong nabanggit sa amin kung sa Manila Arena po kayo pupunta. Oo, pag ano. Kasi Manila na kami pag ano eh. Oo. 25. Manila na, halimbali, morning. Oo, 24 ng gabi? Ano na ano? 24 ng gabi. Nakita niya, may line-up na rin kami ng December. Mayroon ng January. Ano yung mga kasalihan namin. Parang sunod-sunod na. Tagwar. Yun, pata po tayo sa grilling area. Papamitin mo dito eh. Guys. Pag andito ka sa Firebird Game Farm, talagang ano ka? Healthy ka. Tingnan mo si ma'am. Walang kataba-taba. Walang kapats-pats. Si ma'am Loni. Katulad din ni Idol B-Boy. Si guys. Si Idol B-Boy, hindi mapaniwala, itiwan ng kanyang age. Kaya lalagyan ka, bibigyan ka ng ito po yung ano, scratch. Special yan sa iyo, ha? Lalagyan namin ng balat ng mais. Nagpapabili ako ng balat ng mais. Tapos may mga tao kami doon. Patanggalin naman yan, tutuyuin. Tapos isasaka ko nila yan. Yan, lagay dito. Kasi kaya hagisa nila ng ano yun. Kasi bituran ko to yung book. Ay, autograph. Tsaka ano, one of these days, yung book, igagawin natin topic sa channel natin. Okay. So, anahin natin. Magdawa tayo ng reaction, tapos i-discuss natin yung book ni Idol B-Boy. Oo, oh, nandun naman. Bigyan ko kayo ng book. Yun. Para mabasa niyo. Punta tayo sa breeding area. So, doon pala guys, ang breeding area. So, puntahan natin. Pila sa katoy, pila katao din eh. Ayan, yun. Tawag ka naman kaya. Kami mag-i-interview niya. Barang so, muna kayo dito. Di mo record. Parang isang barangay ah. Sana pong barangay. Ilan tauhan niyo dito ma'am? Yes ma'am. Isang daan ma'am? Ang mga tauhan dito ma'am sa farm? Oo, oh, sama na. Tapos yung mga pamilya ng mga ano ma'am, nandito na. Andito na po, bukod pa sila sa basang mga anak. Dito, anak. Yung anak nagkaroon pa ng may apo na sila dito. Ganun pa rin ba si Sir Bibo ma'am yung kada ano, asyenda, papakain siya doon sa labas? Apo, yun. Oh, yun, yun. Nagkakababa lang ng tao ma'am. Ayan, ito naman yung mga bahay nila, libre kuryente, libre tubig. Ano ba ayos naman sa mga so mga ilang pamilya kaya nandito ma'am? Mga mahigit ano na to, 56 na. 56 families ang nandito? Kasi nasa payroll ko, ganun, 56 families. So lahat may sahod? Lahat, may sahod talaga sila. May profit share din po sila. Buwan-buwan nagbibigay sa Sir Bibo ng profit share. So ano po yung kita ng farm, nagbibigay po sa Sir ng 20%. 20%? Hati-hatiin na yung 20%. Hati-divide sa mga tao yun. Kaya ikaw ma'am, ilang years ka na dito sa Firebird? 11 years. 11 years na rin. Tagal-tagal na rin ma'am, no? Mm-hmm. Dito ka na nakapag-asawa ma'am? Dito na rin po. Sabi niya, dati wala siyang alam sa ano? Wala. Ano? Oo, zero knowledge ako dati talaga sa the port. Nagkatrabaho. Tapos napunta dito, as in, talagang pang nagbibito, ano ba naman to? Pare-pareho lang naman yung manok. Pare-pareho lang yung tingin ko sa kanila. Unti-unti nasanay, ganun pala yung
ano noon, may palo. Tapos minsan sa classification, so alam ko na rin yung klase, yung pangit, syempre yung mga ganyan yung paa. Oo. Tabingi, yung buntot, paling, kulay ng mata. Mm-hmm. Sa classification kasi ano eh, 'di ba mayroon kaming class A, class AB. Sino yung nag-ano mo si Sir B with it? Kami, may mga tao na rin kami classified. Pagka mayroon silang hindi kayang desisyonan, dadaan sa akin. Sige, lang ko lang ng katawan. Yung ano kanya ma'am, ang expenses niyo dito kaya aabot kaya magkano million, kada buwan? Million po. Million kada buwan? Opo, kuryente pa lang kasi namin may 200 na eh. So sa kuryente lang po yan, no? Oo. Tapos yung mga tauhan ito man, ma'am, libre lahat? Libre po, libre. May ref po sila. Kuryente, tubig, libre po dito sa farm. Galing naman. Kada isang tao may... Tet, baka gusto mo mag-apply dito, Tet? May pinaprovide kami na... Magpa-adapt lang ako, guys, yung boy. Magpaano ka? Magpa-adapt. Hindi ayan, yung mga nakikita niya dyan, breeding area yun. Ha? Dito pala guys, sabi ni Ma'am Luni na the whole area is 26 hectares at lahat nito guys occupied, gamit na lahat. Laki no? Tapos expenses ako. Nakakaano guys, 1 million more or less isang buwan ang gastos dito kasi sa kuryente lang 200 plus na eh. Bihan? 1 million? Andito pala tayo mga kakogi sa kanilang Indo Buddha. Three weeks po sila dito. 3 weeks. Tapos labas na sila sa ano? May outdoor brooder po kami doon. Pagpapataran natin na may outdoor brooder. So, 3 weeks indoor, 3 weeks outdoor. Tapos, yan. May ano na rin yan. Kung mapapansin nyo, may mga pintura na sa katawan. Mm-hmm. May marking na rin yung paa niyan. Kung ano yung... Kasi pagka... Doon pala sa incubator, pagka pisa pa lang, may na-marking na lang. May ginagamit kami yung fan shirt. Ayan. But may ano dito lang, yung marking lang. Ano po yan, yung non-toxic paint. Papakita ko sa inyo mamaya yung non-toxic paint yung ginagamit namin. Habang wala silang wing band kasi masyado pang bata. Hindi pa natin malalagay ng wing band. Okay. Yun yung palatandaan ng breeder na. So pakita ko po sa inyo. Ito tayo ng incubator. By the way, Ma'am Luni, yung Firebird ba, anong taon nag-umpisa? Matagal na rin po, dekada na rin eh. Mga 80s, mga 70s? Mga gano'n, mga 80s. Oo, ganun, kasi 80s. Ano na eh, sila ano pa eh, paano pa ng Araneta yata na pa eh. Oo, pa sila eh. Pa eh. Tagal na yan? Tagal na rin no? Tagal na oh. Horse luster na ano, first horse luster, parang sila si Sir Bibo yata. Sila ano na yung mga... Ano pala si Sir Bibo eh, parang... Si Sir Bibo yung may-ari ng ano? Nang beauty pageant Miss Universe. Oh, Miss Philippines. Tapos may puti lasa siya dati. Sulu Hotel. Oh. Ano pangalan mo? Sulu Hotel. Pasulu? Opo, mamaya po may interview sir. Sa dati din tayo dito. Ano eh, ikot niya dito. Dati. Bakro dito pa 26 ampo. Ano? Yung sa lang. Ito yung incubation namin. Ito pala guys, yung incubation area. Ay, ito pala yun. Daming incubators. Ito bagong dating tong incubator ito galing 1980. May binigay niyo sa amin. Kagabi lang, pahapon lang dumating itong dalawa. Kasi kulang kami ng hatchery. Pag nagpapahatch kayo ma'am, isang salangan, ilang piraso? Kung ano po yung capacity nito, itong isang to 500, mayroon ding 400 yung capacity. Ano yung, din talagang pinupuno nyo? Yung itlog nyo ma'am, inaano nyo sa... Left? Opo, iniipon muna namin. May
So, iniikot yan kada after 10 minutes, ikot na naman siya. Tatakot. Anong purpose ni Sir Biboy na pagbabae ang ano? Mabusisi po mga babae. Yun, babae na kukunin ko. Talaga sila. Like ako, minsan, may kausap ako, pero nakapagsulat ako. May ibang tao ang kausap ako. Pero yung mata, yung tinga ko, nasa kausap ko. Pero nakapagsulat ako. So, multitasking ang babae. Di ba sa mga drive-thru, mga babae, may ano? Dito pwede ito, may ano ito eh. Pag lalaki sa ano na, focus kasi yung lalaki. Tapos, saka parang patugan yung lalaki. Pagka babae kasi, alam mo naman, malinis. Mayroong mga dumi na hindi nakikita ng lalaki. Sa bahay, ganun diba? Pagka wala yung babae sa bahay, parang, ganun ito, para sa kanila. Tama yung sa'yo. Ang iniwan ko doon, yung babae, yung pares ko, sa lokal ko. Ito, supervisor dito, isang, Pabling. Boss Pabling. Mas na po. Kakugi TV. Inanalood mo ngayon, sir? Inanalood mo? Last bus na po yung ating... Pang ano po to? Sa early bird? Ito, last bus namin na early bird. Tapos sa mga skidwit, iba naman, season naman ang... season breeding naman. Anong hatch to sa December ano to? Hatch. Ngayon sa Baloo, hatch na. Last batch na. Ayun yung amin. In case, sa pinching part, ito sila. Ito nga batch. Kasi maganda pa yung ano. Hindi na maitin na lulok na ano, no? Mag-dry na. Ito po yung ano chart niya. Pagkalabas pa lang ng mga sisir dito, ang ginagawa niya. Ito po yung non-toxic pain. Dami yan sa National Bookstore. Sa National Bookstore. Non-toxic. Tingnan nyo yung label nandito. Kasi nakalagay dyan ng toxic. Tapos may mga palatandaan ko siya. Yung mga number na yan, legba nung nanay at tatay. So, may code siyang ginagawa kung ano yung kung saan niya lalagyan. Kay Pabling, explain mo kala sir. Paano yung pakpak. May katulit to. Yan mga 1-2 hanggang 10, puro red kelso, white kelso yan. Kailangan lima ko, di ba iba? Kasi isa marking eh. Kaya doon makikita, malalaman mo, pwede kanina silang mga magulang. Magulang nila. Na matitest mo talaga, hindi ka maliligaw. Pero may nangyari na din, Boss Pabling, na may talagang may nalagyan kayo ng marking na iba yung ano. Ay, hindi naman parang naligaw ba? Hindi naman nangyari kasi dito pa lang sa pag-hats. Pagka, alam, may tumalon, hindi nakasali. So hindi naman markingat? Hindi na. Ano na siya, ano? Kasama pa rin pero ano na. So, titingnan na lang paglaki niya kung ano yung hawak niya. Pero birang-birang ano mangyari? Birang-birang. Okay, pakita natin yung ano yung... Ito yung outdoor brooder, mga kakugi. Tulog ka lang sa mong kinos, tabuhan. Yung mga bagong labas lang, dali sa outdoor. Ilaw talaga? May ilaw pa. Tapos may tabing yan. Pwede ba mga 1 week, alis na yung tabing. Ito yung ginagamit. Ito first bus. Tela lang naman. First bus ng early bird. Next week, rings na namin. Pilang ka months? Ito, tatlong linggo lang din po ito dito. October born pa. October born. First week of October. Tapos i-range na po yan. May bago i-range, doon na ilalagyan ng ribbon. So more or less, nasa mga 2 months? Ito po, 3 weeks indoor, 3 weeks outdoor. Ilang six, ilang buwan kayo mag-classify? 6 weeks. Mag-classify ng AAB? 6 weeks. Pagka-harvest na. 6 buwan. Harvest na. Unong ka si Manny. Kay Pabling naman dito, nakikilala na niya kung lalaki o babae, kung saan niya ihuhulog sa ring. Sama-sama po ang lalaki at babae sa ring. Hindi po yung Rambo na wala, sama-sama yan. Alam mo kung ano lalaki at babae yan. Ilang taon ka na dito sa Firebird, Boss Pabling? Mga 23, 24. Tagal na rin eh. Sila siya nagkaroon ng maraming asawa. Ay, maraming. Broodcock talaga, broodcock. Maraming, ano, maraming pulit. Kung marami kang asawa, magkano kayo dito?
Ayun, magkano tayo dito? Baka anak mo yan sa labas. Wala. Ito, maraming anak, pero iba. Puro ano? Puro panganay. Puro panganay. Kayo nagbana, sir? Ha? Kayo nagbana. Kakanya. Pakita ko naman yung ano, yung ginagawa ni sir. Ma'am, dito sa Firebird, ilan kaya ang ginamit nyo na brood cock? Mga brood cock po, ilang piraso yan? Ang brood cock namin nasa 150 plus na yung nandito naka-cord. Na. Tapos sa mga inahay namin, 1,000 plus. 1,000 plus. Mm-hmm. Ang dami, no? Marami. Kaya ang maintenance ayan, yung laki. Ano yung nakikita nyo dito, yung mga naka-cord na yan, mga brood cock ito. Mm-hmm. Ang brood cock nyo, ma'am, hanggang ilang taon pwede siyang magservisyo? Ginagamit namin yung brood cock hanggang 5 years old. Oo. Hanggang tapos kung mga bawa, winner yan, nagpapanalo yan, oy, salang pa natin yan. Pero paparisa natin ng pulit. Mas bata-bata. Mas bata-bata. Yun, para... Ilang months kay, ma'am, yung pinaka-early na, ano, pinaka-bata na brood stag na. Pinakang bata stag, mga 7 months. 7 months, pwede na. Kukuha kami yan sa ano yung bagong harvest, sariwang-sariwang. Ah, pero ano pa, pero, hindi pa... Ipaparis, sasalang na namin, ipaparis namin. 7 months? Sasalang. Nakapasalo na tayo 7 months. Oh, kumakasta na yun. Basta ang ipaparis mo sa kanya, inahin. Bullstag. Bullhen. Oh, bullhen na. Ready to breed na. Kasi kung parehong bata sila, mainat yan. Nakabuhan yan. Oo, para sila nag-ahabulan yan. Parang naglalaro. Ayan, pakita po natin doon kung ilan yung nakasalang sa isang brood cock. Rinig nyo yun guys, mga kogi. Yung brood cock nila is nasa mga around 150 heads. Tapos yung mga pullets nila, yung mga inahin is around 1,000 heads. Dami. Kaya malaki talaga ang maintenance niya. Matanong ko boss, yung pong sa pagpili ng mga ibibreed natin, sino po ang nagmamatch nun? Kayo na lang po. Ako nagpipili na ako ng mga brood cock sa mga inahin. Tapos bibigay ko yung Wimba number kay sir, lahat ng record. Siya na yung nagmamatching-matching. Tapos ako na yung naghihipo kung okay o hindi. Tapos na isasala, ilalagay ko. Pag hindi good, out siya. So, tapos, yung ano nyo boss, yung match nyo, isang lalaki, ilang inahin po? Sa isang brood cock, pwedeng 7-8. 7-8. Conforme sa panang brood cock. So ito pala guys, ang maximum pala dito is mga 7 to 8 inahin sa isang brood cock. Yan. Tapos ang laki ng ano, ang laki ng kanilang breeding pen. Ha? Ah, nang itlog. Tingnan natin. Ano pulot ng ano? May nungunguha na. Pag-alabas sila sa atin. Yun. Tingnan natin guys. Ah, ganito pala. Yung gamit nila mga kakugi, strap nest. Tapos, yung malaking katawan ng ano, bahagi ng trap nest nasa labasan. Tapos, pagpapasok dito yung ano, yung mga inahin, dito na lang kukunin yung mga itlog sa labasan. Diyan na, so hindi na siya pasok-pasok dito sa loob, no? Anong pangalan mo, te? Ana po. Pangalan niyo po? Ana po. Ana? Yan, si Miss Ana. Ang mga gaganda ng mga tauhan dito ni ano? Ni Idol. Every po, every day po Miss Ana. Ilang itlog po nakukuha niyo every day? Bawat breeding pen. Isa pa lang po, sir. So ngayon isa pa lang? Hindi, 100 na po. Ah, 100 na? Mula kanilang umaga? Hindi pa po, kahapon lang. Ah, kahapon. Yun. Yun, so nakatuka ka talaga sa mga itlog lang? Opo, dalawa po kami. Doon po siya sa kabila. So sa 36 na building pen, yun ang ano nyo? Opo. Assignment nyo po? Opo. Yun. Nakatanya na yung ano, may mark by the door. Isang asawa lang. Boss Babling, matanong ko po, boss. For example, ito sa
nakita namin yung nakasalang may mga puti at saka mga pula. Mga halo-halo po yung mga anak niyan. Mga white kelso yun, pure. Tapos yung, kinasa namin sa red kelso. Maging kondisya siya, pure din maging resulta niya. Kelso. Hmm. Kasi pero tumo, may lalabas na puti at saka pula. Lamang pa rin ang white. Lamang pa rin ang white. So with regards to the production, yung white is lamang talaga? Lamang talaga. Yun talaga pinaparami namin. Pala yung, mas recessive pala yung white. Tapos dominant. Yun ang signature line nyo dito, diba? Dominant yung dominant white. Yeah, tingnan tingnan dito, nyo guys. Oh. Sana dito kayo kumuha. Yan, si Miss Anne, namumulot. Namumuha ng itlog. Minamarkingan niya. Ilalagay ganyan ang signature. Autograph. Mas dinaramihan yung ano nyo ngayon. Production kasi, yung ano nyo. Kasi, akit yung production niya. Pinarami talaga namin ngayon. Pag mga, ma'am, may tanong ko mama. Pag may mga winner kayo dito, ma'am, tapos, balda. Na, yung na balda, ma'am, ibibenta nyo pa rin, ma'am? Hindi ginagawa po namin brood cap, lalo na kung 4-time winner or 3-time winner, sinasala namin si Tagablo niyan, dinapapaba ko dito pagka. Pero may, pag may bibili, ma'am, magbinta nyo tayo? Pagka, may, pagka talagang pwede na namin i-out. Pero yung price, ma'am? Pagka crosses naman ng winner, 5,000 yung bentahan namin doon. Mm. Kung puti, 8,000, pero kung fewer, 10,000. Meron kayo? Meron kayong ngayong available, ma'am? Wala tayong ganun. Ayaw ka ayaw katintal, titboy. Ayaw katintal. Pala ko, nabalda yung panalo kay Atong Ang ba? Kanya pa yun. Saan yun, kuya? Wala sa akin yun. Nasa, ano yun eh, malaban yun eh. Hinanap ko rin nga yun. Kasi kasama ko sana kayo. Sabi niyo na, ano? Galing mo, no? Prosthetic. Historical. Layo ng ano? Layo ng katawan. Yun. Di ba naman, baka may bulkak sila na, ano, bagdado? Wala lang. Wala naman. Hala pa. Baka sa susunod na ng pagbalik namin dito. Hindi nga po bagdado yung bulkak. Ay, ito. Yun na nga. Ilang kids pa eh. Wala pa kami ano eh. Pag may mga sobra kami. Hindi. Sa 50 pamilya dito ma'am, siguro sa kanya, bali 30. Hindi, sa ibang, sa labas daw. Bawal din sa loob. Ah, bawal sa loob. Sa labas. Sa labas ah. Oh, so, ba yun, Mas Pabling? Ganyan baka gagaling ang mga waray-waray. Basta waray. Baka makahingi ng agud-agud. Urban ko. Ano ba? Basta waray. Bali kami dito pag ano, Holy Week, Dermisan to. Basta waray. Unsa to nang, sa waray. Basta waray, waray upay. Waray, waray gid. Ano ba yung waray upay? Punta tayo sa, para sulit ko sa inyo yung rings dito. Sige po. Tapos baba na po tayo. Tapos baba. Ano kayo pa rin? Sige, thank you. Yung tingnan niyo guys, oh. Galing. Ang waray, bahala unsa sura, basta ang kanin, umay. Noon. May ano eh, may kasimita ko dati. Yung sa sura, basta ang kanon, umay. Ma'am, marami, ma'am, marami mong mga vloggers nagpupunta dito. Marami po. Tapos, tinutour po ninyo rito? Opo, tinutour namin. Okay, yung sinasamahan ko ngayon. Yun, ako. Talagang matutuwa ang mga taga-Bisaya, Mindanao rito, ma'am. Ano dito? In-expand po namin, diretso yun doon. Ah, expansion? Opo, yung dulo doon, di pa malinis. Talagyan pa ng mga tipis doon pa. Ma'am, itong mga tipis nyo, kayo lang gumawa niyan? Or... Kami po. Yung gamit namin yan yung thermoplastic para hindi mainit sa loob. Thermoplastic. Saan po ma ano niyo ma'am? May contact po ako. Pwede ko na maibigay sa inyo yung... May branch sila sa Cebu? Yun lang po ang hindi ko sure. Pero may contact number po sila sa ako. Bali hindi iinit sa ano sa loob ma'am. Hindi po kasi plastic po yung ano. Kala mo yero, di ba? Mm-hmm. Pero hindi po yan yero. Thermoplastic. Mas mura siguro naman kaysa sa fiberglass? May kamahalan. Fiber cement? May kamahalan po ang thermoplastic eh. Tapos ano pa yan, welding-an mo pa ng mga bakal-bakal, bubuuhin ng tao namin. Mm-hmm. Tapos lagyan ng yero sa ano? Sa...
sa itaas. Ano, ito yung range eh, hanggang doon yung sa taas. Ano, range ko? Range lang niya dito. Akitin lang natin saglit, tapos babalik na tayo dito, shortcut. Sige po. Ako, ito yung range sa mga kakirils. Wala po kasi naman yung range na yun dahil andun pa. Mga after ilang minuto pa. So ito yung sinabi ni Idol na 12 hectares? Ito po yung 6 hectares na 6 hectares para sa mga ulit, mga inahin. Sa mga babae. Lamig dito, no? Sarap dito, no? Sarap dito pag ano, mag-retire, ganito. Ano? Kaya dito na nga si ano, Idol B-Boy. Jogging ka na lang dito. Ah, dito yung okay, ikutin mo, ara, no? Sino? Yan yung mga to, galing ko lang kaya nila sa dito. Hindi na kailangan mag-gym. Nagka-cardio pa rin ako, Freddy. Ah, magka-cardio. Nakita niyo ba yung gym sa baba? Hindi, sa'yo mo. Hindi pa. Mamaya, papakita ko sa inyo.